Hi guys, nagpaplano ka na ba ng retirement mo? Gusto mo ba malaman magkanong kapital ang kailangan mo para makatanggap ka ng target mo na sweldo gamit lang ang dividends? Okay, isishare ko po sa inyo ang mathematics po niyan sa video po na ito. Let's go! Welcome back! Ayan! Dahil napansin ko kasi marami po sa inyo ay dividend investor. Tapos yung iba sa inyo, no, katulad ni Tex Winter, talaga malapit na raw siya mag-retire, no? Ayan! So, kaya naisip ko, maganda, no, i-share ko po sa inyo yung formula kung paano kayo mag-calculate kung magkano yung kailangan nyo na capital para mabuhay kayo sa dividends only. Ayan, no? Isi-simplify ko po ito, no? Kasi medyo math geek po ako, eh, no? Kaya talagang gustong-gusto ko ng mga ganitong problema, no? Yung mga calculations sa mga ganyan, no? Isipin ko paano ko makaka-derive ng mga formula. Yan talaga ang gustong-gusto ni Kuya Chot. Mula pa nung bata ako, mahilig talaga ako sa math, no? Alright, start na tayo kasi mabilis na mabilis ang video lang to. Ito na yata ang pinakamaiksing video na gagawin ko sa aking YouTube channel. Alright, ayan. So ang unang-una mong sasagutin, no? Kasi magkakaiba po tayo ng pinapasukan na investment, no? Magkakaibang asset classes, magkakaibang industry, ganyan, no? So ang unang mong sasagutin, magkano ba yung dividend yield na kaya mo? Kasi magkakaiba po yan, eh, no? Depende. Napakaraming depende, no? Ayan. Ngayon, kung meron ka ng dividend yield in mind na sa tingin mo, kaya mo yung ganun, no? Halimbawa, 2%. Ayan, no? So ganito lang ang formula po niyan, no? 100, i-divide mo ng dividend yield na kaya mo. Halimbawa, 2%. Yung 100, i-divide mo ng 2, no? And then, i-multiply mo ng 12. Ayan, kasi may 12 months sa isang taon. Yan ang iyong magiging multiplier, no? Kailangan kasi yung multiplier kasi yung sweldo hindi pa natin alam, no? Multiplier po muna. Alright, no? Sana nakakasunod pa po kayo, no? 100 divided by nung dividend yield times 12, no? Sana simple pa rin po, no? Para sa inyo. Alright. So, halimbawa, 2%, no? Ang dividend yield na kaya mo. Ayan, no? I-plug in na natin. 100 divided by 2 ay 50. I-times mo ng 12 kasi may 12 months in a year. Oh. So, ang multiplier mo, 600, no? Ibig sabihin, bawat piso na gusto mong tanggapin na sweldo, kailangan mo ng 600 na kapital. Yan yung multiplier mo, no? Alright. So, halimbawa, ang gusto mo naman na sahurin kada buwan from your dividends is 100,000. Example lang, no? 100,000. O, yan ang multiplier mo. 600 multiplied by 100,000. Ang kailangan mo ay 60 million. Kung ang kaya mo na dividend yield ay 2%. Kung. Ayun, no? Ayan na. Disclaimer po. Kung. Ayun, no? So, i-complete na po natin yung table, no? Ayan. Kasi, guys, ginawa ko na yung table na to para hindi na kayo ano, hindi na kayo mag-isip, hindi na kayo mag-calculate, no? And usually naman, lahat naman ng dividends na makukuha natin, maglalaro lang po yan between 2 and 7%, no? Napaka-unrealistic po na sabihin po ninyo na kaya ninyo ng 8% pataas na dividend yield. Unrealistic po na expectation po yan. Hindi po mangyayari yan, no? Unless po, no, sa Saturn or sa Venus po kayo mag-i-invest, pero kung sa Earth, dito po tayo sa 2 to 7%, no? Ayan. So, in the current market condition, kung nagre-reit po kayo, parang kaya ninyo po yung 6 to 7%, no? Pero kung nag-i-stocks po kayo, depende kung saan kayo pumapasok, ayan, no? Sa mga medyo growing stocks, medyo mababa po yan, 2%, ganyan, no? Mga normal na dividend stocks, so kakakayanin mo po yung 3 to 5%, no? So, depende yung dividend yield na kaya mo. Ito na po yung multiplier. Ito na yung multiplier, no? Kung 2% ang multiplier mo ay 600, no? Kung 3%, 400, and so on and so forth, no? Mas mataas yung dividend yield na kaya mo, mas maliit yung multiplier, mas maliit yung capital na kailangan mo. Ganun lang po kasimple po yun, no? And ayun, gumawa na po ako ng table, no? Halimbawa, no? Kasi baka naman hindi naman 100k ang kailangan, baka 50k lang kailangan mo. Ayan, so kung 50k ang kailangan mo, ito po yung capital na kailangan mo, no? Kung 2% dividend yield, 30 million ang kailangan mo. 3% dividend yield, 20 million, no? 4% dividend yield, 15 million. 5%, 12 million. 6%, 10 million. 7%, 9 million, no? Mas malaki
yung dividend yield na kaya mong ma-accomplish, mas maliit yung capital na kailangan mo. Normal lang po, no? Natural, no? Ayun. And bakit ko po hinighlight yung 3% po dito, no? Kasi guys, wag po kayong ma-spoiled kasi nandito po tayo sa bear market. Lahat po ng stocks na nakikita niyo, karamihan ng investment, mura. So since mura po lahat, mataas ang dividend yield, no? Pero hindi po laging ganyan. Kasi ang normal talaga market condition, yan, dyan ka lang papalo talaga sa 3%, no? Dyan ka lang papalo sa 3%. Ngayon kung nagre-reit ka, no? Pag bumalik na tayo sa normal, nag-bull run na tayo, baka pumalo na lang po ang reit ninyo ng 4%, no? Or kung best case, 5%. Yan talaga ang realistic na expectation. Kaya hinilate ko itong 3. Gamitin nyo na lang multiplier yung 400. Kung ano man yung target mo na sahod, gamitin mo na lang multiplier yung 400 para simple na po. Para simple na lang ang buhay po ninyo, no? Ayan. Alright. Ayan. And then, bago-baguhin nyo na lang yung target income, no? At igamitin nyo na lang po yung multiplier po na to. Ganun lang po kasimple po yan, no? Wag na po natin pahirapan pa. I-freeze nyo na lang po ito, no? I-screenshot ninyo. I-screenshot po ninyo para magamit ninyo po, no? Ayan, no? Kasi, ano po eh? Eh buti sana kung ngayon meron ka ng 9 million, eh di maganda, i-park mo na sa REIT, eh baka mabuhay ka na sa REIT, ngayon pala pwede ka na mag-retire, oh. Kung meron ka 9 million ngayon, eh paano kung yung pag-iipon mo pa yan ng ilang taon? Ayun nga eh, kaya medyo babalik ka talaga sa 3%, no? Yun ang medyo realistic talaga na expectation, no? And anyways, yun lang po, sinimplify ko lang po sa inyo, no? Ito po yung mga multipliers po natin at isipin nyo na lang kung ano yung target ninyo ng monthly income at ano yung naiisip ninyo na kayang-kaya ninyong dividend yield in the future. And again, yun nga, paulit-ulit to, parang sirang plaka si Kuya John. Ayan, magbabago po yung dividend yield, no? Lalo na pa nag-bull run po tayo, magbabago po yan, no? Ayan, alright. Ayun lang po, disclaimer, mag-research po lagi, no? Para, hindi pala para, bago maggawa ng any financial or investment decision, please subscribe, like, share, hit na notification bell, at mag-comment lang po kung may tanong po kayo. Happy investing po, guys. Bye-bye!